Blessed day po sa inyo mga kapatid. Welcome po kayo dito sa aking channel, ang Manual ng Buhay. Sa bidyong ito atin pong alamin kung ano ba ang dapat at hindi gawin ng isang tunay na Kristiyano ngayong Holy Week o Mahal na Araw. Ang ating kasagutan, susunod na po. Ano ba ang Mahal na Araw o ang Holy Week? Ang Mahal na Araw ay ang panahon ng paggunita at pagbabalik-loob ng mga Kristiyanong Filipino sa tagapagligtas na kumakatawan kay Hesukristo. Taon-taon, ipinagdiriwang ito upang palalimin ang pananampalataya nating Kristiyano. That's pretty good! Umpisahan po natin sa dapat nating gawin. Una, napakahalaga na tayo ay mag-ayuno o fasting sa English. Ang ibig sabihin ng pag-aayuno ay pagpapaliban o hindi pagkain at pag-inom sa itinakdang oras o panahon. Ang pag-aayuno ay bahagi na ng Ebanghelyo ni Hesukristo noon pa mang panahon ng Lumang Tipan. Mababasa natin yan sa aklat ng Daniel Kapitulo 9 versikulo 3 at Joel Kapitulo 2 versikulo 12. Ano ba ang nagagawa ng pag-aayuno? Pinalalakas ng pag-aayuno ang espiritualidad ng mga tao at pinatitindi ang bisa ng kanilang mga panalangin. Nice. Sa ating pangalawa, mainam at dapat nating gawin tuwing mahal na araw, ay ang manalangin. Mga kapatid, ngayong Holy Week, kung tayo po ay mag-aayuno, napakainam din po, nasabayan natin ng mataimtim na pananalangin. Ano naman ang dapat nating ipanalangin sa mahal na araw? Kahit ano ang ipanalangin natin ay pwede, basta ito ay nanggaling sa ating puso. Magpasalamat, dahil kung hindi inalay ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang buhay, ay hindi tayo makakaranas ng biyaya ng kaligtasan. Ang purpose ng ating pananalangin ay mapalapit at maranasan ang presensya ng ating Diyos. Lagi lang po nating tatandaan, na kasinglapit lang ng isang totoo at tapat na panalangin ang ating Diyos. Sir, yes, sir! Sa ating namang pangatlo, ang dapat nating gawin sa mahal na araw ay alalahanin ang ginawang sakripisyo ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang pinakamagandang panahon upang namnamin ang kabutihan at ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pwede nating gawin ito kasama ng bawat miyembro ng ating pamilya. Manood ng mga movie patungkol sa istorya, sa Biblia. Nire-recommend ko rin na panuuri ng pelikulang Passion of the Christ, sa pamamagitan nito maiintindihan at makikilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, lalo na ang kanyang ginawang sakripisyo. Sama-sama din po tayo na makinig ng Word of God, pwede sa TV o dumalo sa gawain ng Diyos. Alamin at pakinggan ang huling pitong winika ng ating Panginoong Hesukristo, upang maiintindihan natin ang magandang mensahe niya para sa bawat isa atin. Okay. Pag-usapan naman natin ang mga bagay na dapat na hindi na natin ginagawa tuwing mahal na araw. Una, dapat maunawaan natin na hindi na natin kailangang pahirapan ang ating sarili, o ang traditional na ginagawa ng mga Pinoy na tinatawag nating pagpipinitensya. Bakit? Walang binabanggit sa Biblia na ito ay dapat gawin. Ang pamamonata ng ganito ay hindi kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sapat na ang ginawang sakripisyo ni Kristo para sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan. Binayaran na at tinubos na tayo ng dugo ni Kristo sa lahat ng ating kasalanan. Kaya hindi na natin kailangang pahirapan pa ang ating sarili sa pagpipinitensya. Kung talagang gusto nating patawarin tayo ng Diyos, simple lang ang pinapagawa niya, magsisi at humingi ng tawad sa pamamagitan ng panalangin. Sabi sa aklat ng Unang Juan Kapitulo 1 Versikulo 9, subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. O diba, hindi na tayo nahirapan at nasaktan, ikinalugod pa ito ng ating Panginoong Diyos, dahil sinunod natin ang kanyang salita. Tama ka dyan! Pangalawa, huwag na nating gawin o paniwalaan ang mga pamahiin. Tama kayo, tama kayo! Ako na mali! Isang katotohanan, na hindi taon-taon ay namamatay ang ating Panginoong Hesukristo. Isang beses lamang siyang namatay, at ito ay nangyari 2,000 taon na ang nakakalipas. Pagkaraan ng 3 araw ay muli siyang nabuhay at hindi na muling namatay. At dahil sa paniniwalang taon-taon ay namamatay ang Diyos, nagkaroon tuloy tayo ng pagkatakot, dahil sa mga pamahiin na sinasabi sa atin. Gumagawa tuloy tayo ng bagay ng hindi ayon sa ating kalooban, tulad ng dinedeprive natin ang ating sarili sa mga bagay na pwede naman nating gawin. Hindi ito ang gusto ng ating Diyos. Ang mahal na araw ay hindi para malungkot tayo at magluksa. Kundi para mag-celebrate, dahil pinagtagumpayan ng ating Panginoong Hesukristo ang kamatayan, at nabuksan sa atin ang grasya ng buhay na walang hanggan. Amen!
nawa po ay nakatulong po ang topic natin ngayon upang maintindihan at maunawaan natin ang mga dapat at hindi dapat gawin sa tuwing sumasapit ang panahon ng Holy Week. Kung nagustuhan po ninyo ang ganitong klaseng content na pwedeng makatulong sa paglago ng ating pananampalataya at relasyon sa Panginoong Diyos, please like and share this video, at para naman maging updated at notify ka sa mga upcoming video ko, pindutin mo lang ang subscribe button, pati na rin ang notification bell. Mga kapatid, lagi lang po nating tatandaan, kung gusto mo ng makulay na buhay, buksan mo ang manual ng buhay. Nais nyo bang malaman ang nagagawa ng ating pananampalataya? Kung oo ang sagot ninyo, i-click nyo lamang po ang end screen video na ito, at matutuklasan po ninyo ang kamanghamanghang nagagawa ng ating pananampalataya. Muli, salamat po sa inyong pag-tune in, magkita-kita muli tayo sa susunod na video, pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos.